Huwag niyo naman kaming bulahin. Huwag niyo naman kaming lokohin. Sir, just because that No, platform impact will lang be ba? here. You're young and you cannot fool me. Kayo dyan sa PCSO. Eh, yung boss nyo nga dati may involved sa katiwalaan sa ano eh, LRT. Tapos lulokohin nyo kami. Alam nyo, kayo dyan sa PCSO, ang nagpapasahod sa inyo, mga pobre, why? Ang tumataya sa loto, mga may hirap. Kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. 280 million ang ginastos. Minus dun sa 640, may ganansya pang 360. Yun ay kayang palitan kung sino man yung taong may root access. Sino-sino po yung mga taong may root access sa inyo? Who are they? Give me the names. The super... Diba dapat dalawa yan? Merong isang tao tapos merong isa na nakatago dapat sa safe. Yes po. Okay. That now, is... give me the names of the person na merong root access because I need to check his credibility. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Mga kaabangers, sa patuloy na investigasyon ng Senado sa PCSO dahil sa questionable sunod-sunod na pagkapanalo sa lahat ng Lotto Game jackpot prize sa loob lamang ng isang buwan, kailangan daw itong investigahan dahil may pagkakataon at karaniwan ay tumatagal ng ilang buwan bago tamaan ang jackpot prize. Naniniwala ang mga senador na may sabuatan sa tayaan kaya marami ang tumatama. Diyan, mga mahirap. Lahat ng tumatay sa STL, mahirap. Tumatay sa Lotto, mahirap. Nangangarap na kahit papaano makachambak, manalo ng 1,000 o kung magkano man, may pandagdag sa kanilang mga pangailangan. Kaya kayo, ang gaganda ng mga damit nyo, ang nagpapasahod sa inyo, mga mahirap. And yet, itong mga mahirap, tatanggalan nyo ng hanap buhay. Itong mga kabo, ipipace out ninyo. Ito mga Lotto outlet, ipipace out ninyo. Ilan ba ang Lotto outlet? Ma'am? We don't have the data right now, sir. Alam nyo ba, pag naging electronic na yung Lotto, yung tayaan, papipace out na yan, yung mga Lotto outlet. And we're talking about hundreds or even thousands, I think. At ilan ang mga empleyado niyan? Okay, let's proceed. Doon sa e-Lotto. Sino ba kasi may pakanani itong e-Lotto na to? Sige nga. Bakit gawin yung electronic itong Lotto? Mr. Senator, regarding the e-Lotto, first we would like to clarify, and we've already stressed this before Congress when we were called also. Well, iba yung sa Congress, iba yung sa Senate. No, sir. But I'm just reiterating. What we have is only a test run. We are not totally phasing out. Pinauungkat ni Senador Rafi Tulfo ang records ng BIR para sa mga sinasabing nanalo sa mga Lotto Game mula August hanggang November 2023. Pinapasumite ni Tulfo ang mga nasabing records sa susunod na hearing. Isa umano ito sa paraan upang masiguro ang integridad ng Lotto Games. Ipinatitigil din ni Senador Tulfo ang pagdagdag ng daang-daang milyon sa jackpot prize ng mga Lotto Game na magmumula sa prize fund reserve upang ito ay lumobo. Sabi mo kasi may 6 days? Yung advance betting advanced, po yan. Okay. Advance betting. Mr. Chair, if I may. Sir, let me finish. Tatayan po lahat na itong 14 million combinations. How would that happen? Kasi kung 14 million, hindi naman pwede isang tao taya dito, taya doon. Magulo at impossible. Pero pwedeng gawin ng isang tao lang at merong siyang kasabwat sa Pacific online. Kasi, di ba yung 649, it was one through e-Lotto? Tama? Hindi po. Sa ano po yan? Sa stand-alone po yung okay. Over the counter. Sige, okay pa rin ako dyan, kahit na stand-alone. Okay, ngayon, tatayaan lahat ng possible combination. In matters of days, not days, in matters of hours, may konting adjustment doon sa machine para matayaan lahat ng combinations. Sa PCSO, pwedeng magkaroon, not in PCSO, sa isang bodega dyan, 10 machine, walang gagawin, every second, every minute, every hour,
kundi mag-generate ng taya hanggang sa makover na yung 14 million combinations in matters of hour, in a matter of hours. After 24 hours, bingo, 10 machines, natayaan na yung 14 million combinations. That is the reason back why nagkaroon ng duda, yung pagdadagdag. Kaya nga, I'm here to tell you, I will stop that practice ninyo na mag-augment from the prize fund. Mr. Chair, our records will show... augment sa jackpot coming from the prize reserve fund. So, you follow me, Mr. Robles? But Mr. Chair, if I may, betting po on all combinations is a right of anybody. Kung it doesn't guarantee anything po. If kung assuming somebody betted on the all the combinations, which is allowed naman po, correct. if you can, it doesn't even guarantee you that you will get the jackpot by yourself. No? Yes. Paring dalawa kayo, tatlo kayo, yes. Apat po. That's number one. Number two, our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. So, you can show us that record apo. Na apo. Hindi tinayaan hindi lahat. Po. Kasi yun ang concern ng mga apo. Bettors. Hindi po natayaan. Mm-hmm. And you will also show us hindi lang sa 649, so sa lahat ng games. Opo, opo. 642, 645, 649, 655, and 658. Yes, Your Honor. Yes, kasi yun ang concern ng mga bettors. So show us the records na hindi lahat ng combinations ay tinayaan. Opo. Kasi pag lumitaw na lahat ng combination ay tinayaan para manalo, then doon nagkaroon ng hausyaw kung tawagin. Well, sabi ko nga po, well... Hindi lang, sir. Kailangan lang sagutin mo lang. I need a record. Opo. We'll give you po now. If sa lahat ng panalo... hindi tinayaan ang lahat ng combinations. Opo. Okay. Layunin umano ng PCSO ay makapag-ingganyo raw sa mga mananaya. Sample. Tataya sa Novaliches ng numerong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then, alam niyo po yung root kung tawagin? Root access. I'm sorry, Mr. Chairman. May I refer you to... Sino bang IT expert niyo? Root access sa computer. Do you know what I'm saying? If you're really an expert sa the IT, if you're really an IT expert, you should know what is the root access means. Okay. So, naintindihan. Nagkakaintindihan tayo. At least meron isa dito na nakaintindi. So, tataya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6... sabihin natin sa Novaliches. And then, after matayaan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pupunta ngayon doon sa main computer system na may root access, yung taong may root access, na pagkatapos ng draw, 9 o'clock, lumabas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Napapalo nyo? Yes, Mr. Chair. So, lumabas yung 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 na yan, ha? Nitong si Juan. So, yung merong root access, papalitan niya sa computer yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tinayaan. Kahit na ito'y tinaya sa outlet. Gagawin niyang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Same serial number, same everything, except yung papalitan niya is the numero. Kasi nga, sa outlet, wala namang resibo. Right? May resibo pa from the Pulay? Wala, di ba? Meron po. Okay. Pero sa Lotto outlet, may resibo. Pero sa iLotto, wala. Meron din po. Electronic. Yeah, it's a QR code, but no. Pero where do you keep those receipts? So, meron kayong disease sa lahat ng taya. You mean the physical lotto? Yes. Kayo na sa outlet. Yeah. So, alimang may tumaya trace. Sa inyo. Yeah, meron kayong resibo? Sa resibo ng taya? Ibig sabihin yung tumaya? We know. Yung numerong tinayaan?
Actually, we know po the ano, which is the computer itself of the provider has the number. That's why they know kung nanalo sa outlet. Yeah, no, what I'm trying to say, Ms. Sabir, ng National President ng Pulaay, pakisabi mo na anong isa ng Pulaay, ma'am? Philippine Online Lottery Agents Association, Inc. Very good. Ang ibig sabihin, kapag halimbawa ang isang tao tumaya doon sa machine ninyo, sa outlet, di ba? Okay, nabigyan siya ng ticket niya. Meron din ba kayong physical receipt doon sa numero mga tinaya niya with serial number? Wala po. Okay. So, wala. Siyempre, yung receipt na sinasabi niya na meron, yun yung receipt na napupunta yes, sa debtor. Yes, Chair. Pero Chair. Walang naiiwang resibo sa inyo para malaman nyo physical evidence na yung tinayaan ng debtor kung ano yon. Yes, Mr. Chair. Okay. Still follow me. Kaya, yun sinasabi ko. So, yung may root access na tao, papalitan niya ngayon yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. At gagawin niyang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? And then, yung serial number stays and all. Pagkatapos niyan, nang magmanipula, magkakaroon na siya ngayon ng ticket na 7, 8, 9, 10, 11, 12 from a machine na nakatago somewhere. Well, of course, you're gonna say no. I'm not asking you, ma'am. Sorry, I'm not asking you. I'm asking the yung IT na merong alam sa root access and then, of course, the DICT. Please don't answer if I'm not addressing to you. Please don't answer. Please. At huwag po kayong iling-iling, please. Just stay calm and composed, okay? Ma'am Cereles. Yes po. Mr. Chair, good morning po. That cannot be done po. Na we will be inserting or changing the bets that is to a winning number doon po. Kasi po we have established procedure that is ISO certified and after a when we draw the balls po, the winning numbers, and then that will be inputted into our system. And that's the time po na mag-generate kung meron pong winner or wala. So, and then that will be validated again to another system that should match the result of the production system, which is the current lottery system online. And then we have the backup system where we will produce the result of the draw that will match the production and the backup. I understand. I see where you're coming from. But what I'm saying is, yun ay kayang palitan kung sino man yung taong may root access. Sino-sino po yung mga taong may root access sa inyo? Who are they? Give me the names. The root, the super... Diba dapat dalawa yan? Merong isang tao tapos merong isa na nakatago dapat sa safe. Yes po. Okay. Give me the names of the person na mayroong root access because I need to check his credibility. Apo, that is the GM po. Si GM ang may root access? Apo, our GM po. He has the super user account po and okay. The administrator account. And I think, Sir Ernel, you have or another. Yes, admin. And Sir AJM Casas, which is So marami may merong hawak sa root access? We have two po. Two. So, GM, sino yung pangalawa? Si Sir Arnel po, because he's the Assistant General for the Gaming Arnel Sector. Casas, okay. So, si Arnel Casas is, Mr. Casas is the AGM. Okay. So, dalawa. Di ba dapat meron pa isa na sa vault yan dapat? O wala na, dalawa lang? Dalawa. Now, my question to you, DICT, is it possible na yung taong, mga taong may root access can edit? Yung sinasabi nga niya, once na lumabas yung mga games, agad-agad automatic, magsasabing may winner o wala. Mr. Chair, sorry, but we shall verify such information with our principals and technical experts. Accordingly, we shall integrate the same in our position paper, Mr. Chair. Okay, so that will be on our next hearing, gusto ko po magpalabas kayo ng inyong opinion. Ito po ay sabi ng mga nakausap kong tao. So, ang sinasabi ngayon ng nakaintindi sa root access,
it is not being done. It's different na it's not being done and it is impossible. Pwedeng, hindi nyo ginagawa. I'm not saying na ginagawa nyo. So, hindi nyo ginagawa, pero pwedeng gawin kung gugustuhin. Is that a correct statement from me? Kung gugustuhin, kaya. Pero, hindi nyo ginagawa. With the safeguards po, that is not possible. With the safeguards. And what are those safeguards? That is po, we immediately, like what I have said po kanina, we have the production system. The one yung pong ginagamit natin and the backup. So we immediately match the result of that so that we will establish that there's no insertion or whatever. Kaya nga, who is that person na who's doing the matching, sabi mo? The matching po, the data security. Data security? Opo. And then, who is that person? It's a team po. Team. And who's the team leader? Headed by po with Ralavin. Data security. Opo. Data Mind you, division. Let me tell you a brief story. There's the biggest scandal in the U.S. na kung saan yung chip security, data security nila, nagmanipula ng lotto game at nakulong. But he so, is you not said data security. Hindi ko pinagbibintangan itong taon to. Pero, nabasa mo yun? Yung scandal sa U.S., lotto scandal sa U.S.? Is that Lipton? Tipton. Siya yung data security chief. Pumasok siya sa computer system. This is an online game. Minanipula niya. Okay. Sinasabi ko lang yun. Di na pangdagdag information. So, the data security. Yes. There are representatives also from the Internal Audit Service Department. Which is part of PCSO. Yes po. Okay. And then. Walang tagalabas. Meron po, the COA Commission on Audit po, Mr. Chair. Kasama, nanonood? Yes po. They are part of... No, nanalo na yung numero, and then sinisiguro na yung numerong nanalo ay tinitingnan, gumagawa na matching, whether on that particular game, somebody won or did not win. Nandun yung COA? Yes, part of the audit po, sir. Hindi, kasi binigit din ko, okay ako sa, gusto ko dapat nandun yung ko, kasi kung kayo sa PCSO, may pagdududa pa rin sa taong bayan. So, dapat may independent. So, meron taga-COA. And who is that from COA? Nandun ba talaga mismo yung COA, physically present? Yes po, Mr. Chair. They are always there po. For they are, so isa po maraming taga-COA. Yes po, they are also a group or a team po. They are there as a team? Yes po, there are representatives po for every draw to audit. Same representative all the time? They're on a shifting or rotation schedule. Mga ilan? How many sa ko? Maybe 12 to 15 po. So 12. Alam mo kung ba't ko tinatanong ito lahat? Para masatisfy, itong lahat ng katanungan ko, galing to hindi ito gawa-gawa ko lang. Yes, ma'am. Ito ay galing sa mga nakakausap ko na nagdududa. Kaya dapat masagot ito ng tama. Dahil kapag hindi nyo nasagot ng tama, yung pagdududa hindi mawawala. So we're here to make sure na maalis yung pagdududa sa isip ng mga tao. O tao. Yes, Mr. Chair. Okay. So, ngayon, merong taga-COA. Sure ka. And I need a record and a CCTV. Dapat yan naka... Hindi pwedeng sa kwarto kayo-kayo lang. Dapat may CCTV recorded and all yung ginagawa. Napapalo ba yan? Yes po, Mr. Chair. How is it being done? Opo, it is written in our ISO certified process po that this procedure should be done and participated by... Well, it should be done. Is it be... Oh yeah, madali yan sabihin, should be done. But is it being done? Yes po, Mr. Chair. And you have proof na it is being done properly, which is A, paano? Sa isang room? Yes po, in a room po where the machine or the equipment is there. Okay. And then it is covered, recorded po. Mm-hmm. And then there's a CCTV din po on that room. Okay. Na para sinasabi na may nanalo or walang nanalo? Yes po. And they attach their signatures on that report. Okay. Pero just the same. Kayo ang nakakaalam nga noon na may nanalo, wala. Pero kami sa public, we don't know yet.
until na kayo mag-release ng inyong statements sa PCSO. Now, halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the betters. Nagsabwatan lahat. Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the root access, may root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Hindi nyo ginawa yon. Wala akong binibinta. Possible or not? Possible po. Thank you. I rest my case. Mr. Chair, if I may, I understand po yung sinasabi niyo, yung meron ng nanalo, tapos hahabulin nila ng panalo. Ganun po ba ang ano, from a system? I'd just like to inform the committee that we had to say, ako po, when I came, yun din po ang una kong tinignan. But ang practice po is at 8:30, tama, cut off na po. All bets are separated in a flash drive. Standalone po yun, it's not online. So hiwalay na po yun. So for that alone, hindi na po pwedeng ma-insert yun. May standalone po na computer. In fact, pag nanonood po ang mga tao sa amin, almost real-time po ang pagpasok ng bola dun sa standalone na yon. So I don't think it's possible kasi hindi na po online yun eh. Nasa drive na yun eh. Kaya kami po sa group namin, nauuna po kaming malaman because almost simultaneous po paglabas ng number, pindot siya. Almost simultaneous po. So, wag mo kayong mag-alala. There's no way mape-penetrate nila dahil nakihiwalay na po yung lahat ng bets na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yon. At our cut-off, kaya po 8:30 kami, cut-off na po yun. At 9 o'clock, draw na po. But there's a 30-minute yan na hindi na po pwedeng pasukan ng bets. Kahit po gustuhin, even online, hindi na po nila may papasok. Dahil, ano po, Mr. Rose, dahil... Kasi po, nakaya standalone na po yan, kumbaga naka-separate na po. And that's computer. Flash drive po, ando na po lahat ng bet. Let me remind you, Mr. Robles, I'm not an IT expert. Okay, hindi ako nagmamagalingan. Pero lahat ng computer kaya i-corrupt. Well, in fact, the best computer, the most secured computer, even sa Pentagon na computer, supposed to be the most safest and guarded computer on this planet, ay na-corrupt o na-penetrate ng isang hacker. So don't tell me yung computer ninyo na sinasabi mo drive hindi kayo makorap. Now, I'm just saying, Your Honor, that that's the process that we have. Kaya para ito, Mr. Robles. Yes, I'm not saying na nandaraya kayo. Pero it's possible tulad nga sinabi ng niya. Anong pangalan niyo po, Madam? Ma'am May. So lahat ng computer, as long as it's a computer, kaya makorap yan, kaya ma-hack. Yun yung aking pinpoint out dito. So therefore, with this, ang gusto ko pong mangyari, where's the BIR here? Hello po, Mr. Chair. BIR, pagbabanggain natin lahat ng mga nanalo sa loto. Let's start with, kasi alam ko it will take some time. September of 2023. All winnings noong September 23, ibabangga natin sa BIR na magagaling sa PCSO. Kunyari, ang winner ay, para mapabilis tayo, ang winner ay sa lahat ng games is 20. Kunyari na lang, 20 winners sa September equals to, sabi natin, 100 million. So yung 100 million, 20% tax is 20 million. So, dapat magmamatch yan. Lalabas sa BIR, dapat 20 katao ang tumaya at 20 million ang binayarang tax. I need that kind of record from the BIR sa next hearing. Can you do that? So, magbabanggaan. Cross-matching tayo. Yes, Mr. Chair. Kasi unfortunately, Mr. Chair, under Section 270 ng tax code, we are prohibited from disclosing exact information on the returns filed unless siguro po may consent from the taxpayer. So if mabigyan po kami ng PCSO ng written consent na they are allowing us to disclose po.
dapat then we will subpoena. Hindi pwede tago yung record na yan. It will be subpoenaed. Kung kinakailang pupunta sa korte, I will do that. Opo. Very important yan. Kasi ito magkalaw. Kasi pag nasabot nyo ito lahat, tatahimik na ako. Kasi itong sinasabi ko, you agree, para maalis po yung agam-agam ng taong bayan. Kasi for the longest time, marami na dududa eh. Meron pang nag-chat sa akin, nag-text sa akin, Idol, sir, eh, 20 years na ako tumataya. Wala pa rin ako nanalo. At yung mga nanalo, hindi man na pinapakita yung mukha. Ito pa, lately, ang daming pera ng PCSO, poor editing pa. Sana man lang, kumuha kayo ng magaling editor. Yung kinuha niyo editor, parang kindergarten. O di, nagkaduda po, di ba? So, Mr. Tibay, Attorney Tibayan, sir. So, how can we obtain that record? Kaya, Mr. Chair, actually, we can extract that data. Wala pong problem po. And kung timely na file po nila yung ano, ay na-remit nila sa BIR. Yes, yun ang gusto ko. Pagbabanggain, yung number of people na tumaya and then tumutugma doon sa amount na pinanalunan nila versus doon sa record ng BIR. Dapat magsisink yan. Tamang banggaan. Isa lang doon na numero that will not add up, then there's something wrong. Is it possible, Mr. Chair, if you can ask the consent of provide and the waiver rin po of the specific provisions of the NIRC? Baka pong mahingi po natin. Okay. Mr. Robles, is that possible? Yung willingness po namin, sir, I'll just have to check po with our legal. Can our legal be recognized, Attorney Leia, Your Honor? Okay. Attorney, is it Attorney Jimenez? Okay. Attorney Leia Christine Jimenez, ma'am. The legal department na PCSO. Yes, good morning, Mr. Chair. So, the consent of PCSO, under the Data Privacy Act, Your Honor, we can release those information subject to the subpoena issued by this committee. 100 million, 100 million, 500 million, 500 million, 500 million ng augmentation. So 1.7 billion pesos yung augmentation, parang pamaskon 2023. Tamaan lahat yun in less than a month. Or at least 1 month. More or less 1 month. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinion, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!